Hello guys, good afternoon and welcome sa ating another video. So sa video ito, ituturo natin kung paano ang paggamit ng ganito. Siguro mayroon pa namang gumagamit nito. Ang tawag po dito karamihan ay analog thermostat. Pero ang talagang pangalan nito is capillary thermostat. So makita natin dito may marking siya, tatlong terminal. May marking siya, ito ring letter C, yung common. Tapos, number 1 and number 2. So, gumawa tayo ng schematic diagram para dito. Okay, so, makikita natin, ito, itong line 2 and line 1. Ito, ang line 2, direct sa kanyang common, dito. Ito, direct siya dito. Sana ganyan. Tapos, ang terminal naman, itong light, bulb number 1 tsaka bulb number 2 magkasama sila papunta sa terminal number 1. Itong 1 niya, yung number, ito yung 1 niya. Yan. So ang number 2 naman papunta ito pilot light, ito siya. Yan, so papunta siya dito. Ganyan, makikita mo dito. Ito yung old unit namin na 50 seater noon. Yan, old unit po yan. Yan po siya. So makikita natin kahoy pa siya. Ayan. At ang thermostat na gamit natin is itong analog o kaya capillary thermostat. So ito yung pilot light niya sa labas, so yan makikita. Ayan. Saka yung dalawang bulb naman pa rin, doon pa rin sa loob. Pareho lang ang posisyon nila. So iniba lang namin. Dati pintura lang ito, ngayon ginawa namin laminated na. So pintura ito dati namin na design. So 2 years ago. Back 2 years, 3 years ago, ito pa sila. Yan, so ito. Matibay rin to. Ang problema lang, dapat ay talagang maayos yung pagka-calibrate mo. Ito, so, dapat masilan. Masilan kasi ito eh. Tsaka, ang pag-calibrate nito, medyo mahirapan ka. Yan, so ituturo natin kung paano talaga ito rin i-calibrate. So, una, kaya dito natin nilagay sa, magmawa tayo ng schematic diagram. Ayan, para maintindihan po natin ang function. So, ito rin yung letter C niya. Kung papunta dito, makita natin. Papunta dito yung line 2 natin, line 1 natin, agad, line 2. Ang function nito, para siyang, ano, normally open and normally closed na switch, ito siya. So, itong common niya, pag makaabot na niya yung desired heat na sininit mo, lilipat yung contact dito sa number 2. So pag patay ng ilaw sa loob ng incubator box mo, ito naman ang iilaw, itong dito sa labas. Ito yan, ganyan, yan sa labas ang ilaw. Yan. Yan, so ang ginagamit pa rin natin dito dahil 50-seater, 50-hatcher ito, 50 watts na incandescent bulb o yung frosted bulb na tinatawag natin, yung yellow, yung kulay. Yan, dalawang piraso siya. Ayan. So, ganyan. Tapos, ito na yun ng capillary. Ito naman yung kanyang, makikita natin, ito, sensor. So, kung gagamit kayo nito, I recommend na 0 to 50 na range ang bibilin nyo. Mayroon kasi itong 0 to 50, 0 to 80, 110, 300, ganyan. So, makikita naman natin dito. Ganyan na. Ayan, so 0 to 50 degrees lang siya, centigrade. Ayan siya. Meron dyan, makikita niyo mo dyan, 0 to 80, 0 to 120. So, ang pinaka magandang gamitin sa ganitong mga incubator is 0 to 50. Ayan. So, dahil ito, mas effective to siya. Sa lahat ng range nila, mas maganda, mas effective to. Saka, ganito rin na, ano, ganito rin klaseng design. Marami ito kasi silang brand eh. Ganito na lang yung hanapin nyo. Ganyan. So ngayon, papakita natin kung paano natin ito kinakalibrate, siniset. Ayan po. So, subukan natin. I-on natin yung ating incubator. Ayan. So, nag-ilaw na. Ang gagawin po natin, ito siya, pakita eh. Ito siya, pag ito yung kanyang, nakikita mo nag-ilaw siya. Ito yung kanyang zero. Zero yan. So, dito nyo ilalagay. Nakasinter naman yan eh. Naka-align na yan. Zero talaga yan. So, ito yung number 10. 10 degrees niya.
20 degrees niya. 30 degrees niya. Andahan na yun. Umilaw na. So, itatapat natin yan sa 40. Tapos, ititingnan natin, i-constant monitor natin yung ilalagay natin dito na analog thermometer. Ito, the best din to, yung Brugger type. Medyo may kamahalan, pero accurate din. So, hintayin natin pagkabot dito, i-manually off natin. Ayan, pareho sila na ito. Hintayin natin na. So, babalik natin sarado para yung init mag-stay sa loob. So, habang hinihintay natin, ito yung kanyang, naglagay tayo nito ng fuse. May fuse kasi ito eh. Ayan. Tapos ito yung ating pilot light. Ito naman, nilagay natin na candling. May candling bulb siya. Built-in candling. Ayan. So, pwede din tayo maglagay ng fuse. Dito na lang ninyo ilagay, direct. Ganyan. Lagay tayo ng fuse dyan. Diyan tayo maglagay ng fuse. Pwede yan. Kung malagay rin tayo ng i-series rin din. Kung lagyan po pa rin ng switch to, dito na lang ka rin maglagay from fuse to switch para ganyan. Yan yung contact ng switch natin. Ganyan, ganyan. Style. Ganyan. Pwede rin kabilaan. Dito ka maglagay kung dito ka. Para hindi, kasi naka-direct na to sa linya eh. So, kung maglagay ka, kung dito mo lagay sa kabila, dito ka sa, dito ka side maglagay. Bago mag-connection ka dito. Ayan. So, hintayin natin. 50-seater, 50-hatser. Maganda rin ito magpisa. Itong unit naman, binalik ng may-ari dahil bumili siya ng malaki. So, ginawa niya, ipabibinta niya sa akin sa 50% off. Hintayin natin, kunti pa, mga 3 minutes, mag-shut off yan. Kung ano na yung reading. So, ang reading niya ngayon, makikita natin, buksan natin na, is nasa 100 na. Ganyan na. 99.5 na ganyan. Ganyan, 100 na ganyan. So, gagawin natin, i-manually off natin to. So, tingnan nyo. Ibalik natin pa, ganyan, pihit, dandahan, hanggang sa mag-off. Yan, nag-off siya. So, makita mo, pag-off niya, ito naman ang iilaw. Dahil yung contact doon sa ating capillary thermostat, lumipat dito. So, isasarado natin yan. Hintayin natin na mag-ilaw ulit. Pag-ilaw ulit niya, pag nag-stable yung thermometer natin doon, yun na yung kanyang calibrated. Hintayin natin mag-ilaw ulit. Another mga 1 minute, 2 minutes, ganyan. Yan yung kanyang contact. Magandang, pag maganda yung pag-turn ng itlog nito, monitor ng tubig, maganda rin yung kalalabasan. Lahat na halos na fertile egg dito, mapipisa. So, antay natin. So again, ang tawag dito is analog yung tawag ng iba. Yan ang talagang pangalan nito is capillary type thermostat or analog yung tawag nila. Analog type daw. Yan. Yan, nag-ilaw na. So pagka-off niyan, titingnan natin kung ano yung reading. Pagka nag-plot siya sa 100, ito na po yung kanyang
calibrated na posisyon ng kanyang kapilyari ito. So, 34, 36, mga 36.3 siguro to. Ayan, kung pag dito sa gitna is 37 to eh. 38 naman to. Ayan. Ay, 32. 36, mga nasa 36, 34, 34.3 siguro ganyan. 35, 36, 38, 40. May 2 yan eh. So, huwag nyo pong intindihin kung saan siya nakatuon. Basta makuha po natin yung calibrate na 100 sa loob. Kahit to sa 32 ito, basta 100 yung sa loob natin. Ganyan po siya. So, yan. Yan. So, tingnan natin ah. Nag-off na siya, so tingnan natin kung tama yung ating ginawa. Ayan po. So tingnan natin. Ayan, makikita po natin is 100 talaga. Ayan, ganyan. So ganyan, paano mag-sit ng ganitong klaseng yung pareho sila. Ayan, 100. So ulitin natin. Pag mag-una pa lang ka ng set, pailawin mo. Pag umilaw siya, isasarado mo to, hintayin mo na maabot ng temperature thermometer sa loob yung 100. Pag naabot na niya dyan, i-manually off muna natin. Eto, ma-manually off muna natin. Ganyan. So, yan. Pagka-manually off mo, dandahan lang yun para kung asaan lang siya banda, kayo makita mo. Dandahan lang ganyan. Yan. So, pag na-off na, balik natin ulit gamay, hintayin natin na iilaw ulit to. Pag ilaw ulit niya, pagka-off niya ulit, na nakastidi pa rin to sa 100, ibig sabihin, yan na po yung kanyang calibration. Nakasit na po yan. So, ang paglagay naman natin ng, ano, ng ating sensor, papakita na. Ito yung sensor. Ito po. Yan. Ito yung sensor. Malapit mga 2 to 3 inches mula sa ilaw. Ganyan po. Saka ganun pa rin yung height ng ating ano, ating blower pan, yung height ng paa niya, 1 inch galing sa pinaka ceiling ng incubator. Ganyan po. So ito, luma pa ito, makikita nyo kahoy pa. Pinalitan na yan natin ngayon, naka-aluminum na po yan. Pero kahoy pa rin yung base, mas upgraded yung ngayon. Pati ito, naka-laminated na ito yung Hudson 3 na sinasabi ko yung ginawa ko. Ayan. So thank you sa panonood. And again, please subscribe sa channel natin para palagi po tayong updated sa mga video na ating ina-upload. At makihit na rin po yung notification button. Maraming salamat po.